kampo ni ex-President Rodrigo Duterte, naglabas na ng kanilang senatorial slate. Ito po yung tinatawag nilang maisog Senate slate. Although hindi po tayo sigurado kung ito na yung kanilang final na listahan, pero para sa akin po, kung pinagtatawanan ng mga DDS yung lineup ni President Bongbong Marcos doon sa kanyang bagong Pilipinas senatorial slate, eh para sa akin, mas nakakatawa naman po itong maisog senatorial slate na to. Pero syempre, kanya-kanya naman po yan ng preference. Ito po ang lineup ng maisog Senate slate para sa 2025 midterm elections. Rodrigo Duterte, Sebastian Duterte, Paulo Duterte, Vic Rodriguez, Trixie Cruz Angeles, Harry Roque, Sal Panelo, Ronald De La Rosa, Rodante Marcoleta, Bonggo, Bonifacio Bosita, at si Gerald Bantag. Pero if I were to choose dito sa slate ng maisog na to, isa lang sana ang gusto ko rito, si Representative Rodante Marcoleta. Kaya lang porque siya ngayon ay nasa maisog Senate slate na, so naturally, hindi ko po siya iboboto. Yan naman ay kung sakaling kailangan bumoto o kumuha ng kahit na isa man lang sa maisog slate. Pero syempre, zero po para sa akin lahat yan. Rodrigo Duterte, akala ko ba naglabas na ng statement si former president na hindi siya tatakbo bilang senador? At huwag daw paniwalaan ang sinabi ng kanyang anak na tatakbo pa siya bilang senador. At malamang siya ay tumakbo na lang bilang mayor ng Davao. So kung andito siya sa slate ng maisog, natural, as usual, hindi po natin dapat paniwalaan ang mga sinasabi ni former president. Dahil yan na po ang tatak niya, ang paiba-iba ng statement. Hindi mo na po malalaman kung alin ang totoo dun sa kanyang mga pahayag. Kaya lang, kaya pa ba ni former president ang trabaho sa Senado? Samantalang nung nakita ko siya dun sa huling rally ng maisog halos hindi na siya makalakad. Rodrigo Roja Duterte. In fact, naawa ako kay Duterte at dalangin ko sana pabayaan ng magpahinga si former president. Nagawa niya na ang tungkulin niya bilang presidente. Oras na para i-enjoy niya yung kanyang retirement. Pero ewan ko dito sa mga anak niya kung bakit pinababayaan pang tumakbo, samantalang kita niyo naman dun sa video na kung walang aakay sa kanya, baka matumba na lang itong matandang ito. Abay, kawawa naman. So titingnan natin yan. Kung anong posisyon ang tatakbuhin ni Rodrigo Duterte? Senator or mayor? Andyan din si Sebastian Duterte at Paulo Duterte. So tatlong Duterte na yan. Again, sabi nga ni former president, huwag niyong paniniwalaan si Sara Duterte. Nung sinabi niyang tatlong Duterte tatakbo sa Senado, anong gagawin namin doon? Yung paampahayag ni ex-president. Pero, ito na nga, nasa lineup yung tatlong Duterte. Pero teka muna, paano na yung inihain na resolusyon ni Robin Padilla, yung anti-political dynasty? Ano bang klaseng pautot yan? Para tayong pinaglulukot talaga ng mga DDS na to, no? Si Robin Padilla, siya pa mismo ang maghahain ng resolusyon against dito sa mga political dynasties. Eh samantalang sa Senado na lang, yung lineup nila, puro Duterte. Tapos, dagdagan mo pa ng Vic Rodriguez, Trixie Cruz Angeles, Harry Roque, Sal Panelo. ang babantot ng pangalan na yan. Sa tingin niyo, may pag-asang manalo tong apat na ito? Well, doon sa mga Dutertes, baka may lumusot pa. Bato de la Rosa, Bongo, may posibilidad pa rin na lumusot. Rodante Marcoleta, pwede rin. Pero itong si Bosita, saka si Bantag, ay doubt. Pero itong apat na to, nasirang-sira ang pangalan? Well, dyan natin makikita yung sinasabi ni Trixie Cruz Angeles na puwersa ng mga DDS. So itong apat na ito ang babantayan ko talaga pagdating ng halalan. Pero siyempre, good luck na lang sa kanila. Doon naman tayo sa bagong Pilipinas lineup ni President Bongbong Marcos. Uy, ayan na ang ulan. Talaga pong nagpapahiwatig na tag-ulan na.
salamat naman at natapos din nakakamatay na tag-init. Pero siyempre, ingat pa rin po tayo kung tayo ay lalabas ng ating mga tahanan dahil yun naman po mga sakit na dinudulot ng matinding pag-ulan. Okay, ito naman po ang lineup ni President Bongbong Marcos. Andyan po si Bong Revilla, Pia Cayetano, Lito Lapid, Francis Tolentino, Amy Marcos, Tito Soto, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Benhur Abalos, Erwin Tulfo, Camille Villar, at si Abby Binay. So kung ihahambing ko naman itong lineup na to sa lineup ng Maisog, sasabihin ng mga DDS na akatawa daw itong lineup ni President Bongbong Marcos. Eh ano ang lineup ng Maisog? Kung may papasok man sa mga yan sa susunod na eleksyon, isa, dalawa? Dahil ano po ba ang mga pangalan na lumabas sa latest survey ng Senatoria Balls para sa 2025? Ayon po sa Pulse Asia, ang nangungunang 12 senatorial preferences para sa 2025, number 1, Erwin Tulfo. Number 2, Tito Soto. Number 3, Pia Cayetano. Number 4, Ben Tulfo. Number 5, Rodrigo Duterte. Number 6, Bongo. Number 7, Amy Marcos. Number 8, Manny Pacquiao. Number 9, Ping Lacson. Number 10, Isko Moreno. Number 11, Bato de la Rosa. And number 12, Bong Revilla. So dito po sa top 12 na inilabas ng Pulse Asia, pito po ang nasa lineup ni President Bongbong Marcos. Si Erwin Tulfo, Tito Soto, Pia Cayetano, Amy Marcos, Manny Pacquiao, Ping Lacson, at si Bong Revilla. Okay na ako sa mga yan. Kung pumasok yung anim na yan, okay. Isa lang ang ayaw ko talaga sa pitong pumasok na yan, si Amy Marcos. Sorry po ah, yun po ay aking preference lang. Wala na po akong tiwala kay Senator Amy Marcos. Dahil sigurado yan, kapag nanalo na naman si Amy Marcos, babalik po yan sa pagkontra kay President Bongbong Marcos. Nakita nyo naman, panay ang kontra mo sa kapatid mo, halos wala kang pinaboran sa mga pulisiya ni President Bongbong Marcos. And yet, nandito ka sa lineup ni President Bongbong Marcos, eh di ba panay ang pagtatanggol mo sa mga Duterte? Niminsan niya eh, hindi pa ako nakarinig ng isang pagbatikos man lang ni Amy Marcos sa pamilyang Duterte. Not even once. Kahit na sa kanilang stand sa WPS, yung pagiging pro-China nila, kahit yung minura-mura na si President Bongbong Marcos, at yung pagkampi niya sa pamilya Duterte sa pagtatanggol kay Pastor Apollo Quiboloy. Niminsan, nakarinig ba tayo ng pagkontra ni Amy Marcos sa pamilya Duterte? Wala. Eh di ba dapat doon siya tumakbo? Dapat doon siya sumingit. Ipagpilitan niya yung sarili niya sa Maisog senatorial slate dahil doon siya nababagay. So kung ako lang, hindi na po ako magpapabudol kay Amy Marcos. Dahil sabi ko nga sa inyo, isang boto lang naman ang mawawala. Kung hindi ko iboboto si Amy Marcos, wala naman siguro magiging impact yon sa magiging bilang ng boto ni Amy Marcos. So nasa sa inyo yan kung iboboto nyo si Amy Marcos o hindi. Iboboto nyo ba siya o dahil siya ay nasa lineup ni PBBM o tulad ko na kahit na siya ay naka-lineup kay President Bongbong Marcos, kung 12 ang kailangang iboto, 11 na lang po ang iboboto ko. I will leave out the name of Amy Marcos. But then again, isang boto lang po ako. So sino-sino naman ang pumasok sa survey ng Pulse Asia para sa Maisog senatorial slate? Sila po, sila Rodrigo Duterte, si Bongo, at si Bato de la Rosa. Although in fairness, ito yatang survey na to, eh hindi pa na ilalabas yung senatorial slate ng Maisog. So hihintayin po natin yung mga susunod pang mga senatorial surveys kung doon sa lineup ng Maisog ay meron pang madadagdag. At kung may madagdag man sa kanila, sino naman ang maliligwak sa top 12 sa listahan ni President Bongbong Marcos? Dahil 2 pangalan lang po ang pumasok dito sa top 12 na hindi sa Maisog or hindi sa Bagong Pilipinas lineup. Si Ben Tulfo saka si Isko Moreno. Pero siyempre hanggat hindi pa dumarating yung October kung saan sila ay magpa-file ng kanilang COCs, marami pa pong pagbabago ang mangyayari dito. Tulad po itong kay Isko Moreno na nililigawan na tumakbo ulit bilang mayor ng Manila.
si Rodrigo Duterte na sinasabing tatakbo daw bilang mayor ng Davao, pero I doubt. So kayo po, nakahanda na ba yung listahan nyo ng 12 senador na iboboto nyo sa 2025 midterm elections? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.